Narito na ang karugtong sa una kong video tungkol sa mga mutsa ng kalikasan na likha ng mahal nating Panginoong Diyos. Matatandaan na naibahagi ko na sa inyo ang naunang 7 kilalang mutsa ng kalikasan at ang taglay nitong kapangyarihan. Narito na ang ilan sa mga kilalang mutsa ng kalikasan na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan sa taong magmamay-ari nito. Mutsa ng saging. Ang saging ay kilala dito sa ating bansa, ngunit kaunti lang ang nakakaalam na ang puso nito ay may mutsa na kung saan ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Hindi lahat ng uri ng saging ay mayroong ganito. Ang saging tindok lang ang may ganitong uri ng mutsa at makukuha mo lang daw ito tuwing alas 12 ng gabi ng mahal na araw o Biyernes Santo. Kapag lumabas na ang mutsa at nahulog ay saluin mo ito sa pamamagitan ng iyong bibig at lunukin mo agad bago pa dumating ang sinasabing bantay nitong higanteng nilalang para bawiin ang mutsa mula sa iyo. Sinasabi rin na kailangan mo daw makipagduos sa tagabantay nito at kapag natalo mo ang higanteng nilalang na ito ay ganap nang mapapasayo ang taglay na kapangyarihan ng nasabing mutsa. Ang mutsa na ito ay nagtataglay ng pangkalahatang proteksyon. Nagbibigay din ito ng pambihirang lakas at liksi ng katawan sa taong nagtataglay nito. Di ka tinatabla ng mga patalim at bala, pangontra din ito sa kulam, palipad hangin at mga gawang galing sa itim na mahika. Ito rin ay pampaswerte sa negosyo dahil nagtataglay ito ng panghalina sa lahat ng tao sa iyong paligid. Mutsa ng langka. Ang mutsa ng langka o ang buto ng langka na naging bato ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan. Ang bisa nito ay kapag ito'y inilagay sa bibig ng isang nanganganak ay walang pagsalang madaling lalagsang ang bata at hindi maghihirap ang isang ina. Ang mga manghihilat na may mutsa ng langka ay madaling nakakapagpalabas ng bata sa tuwing may sinakluluhan itong nanganganak. Mainam din ito sa negosyo. Ito ay mahusay na pang-akit sa pera at maswerte sa negosyo. Kung meron ka nito, mabilis kang magkakapera at magaling sa mga may-ari ng mga kainan o restaurant. Ang mutyang ito ay mahusay na panghalina sa mga naghahanap ng makakainan sa anumang oras. Ito ay proteksyon din sa sakuna at mahusay sa kalusugan. Kailangan mo rin mag-ingat kung nagtataglay ka nito dahil mapapalapit ka sa tukso. Kung ikaw ay lalaki ay lapitin ka ng babae, gayon din sa babae magiging lapitin ng mga lalaki. Mutsa ng kalabasa. Ang kalabasa ay isang masustansyang gulay dahil ito ay nagtataglay ng napakaraming bitamina ngunit ito rin ay may taglay na makapangyarihang mutsa. Ang mutsa ng kalabasa ay nagtataglay ng kapangyarihan na kontrahin ang mga masasamang elemento sa paligid na nagdadala ng sakit sa tao gaya ng palipad hangin, kulam, tig-alpo at marami pang iba. Ito rin ay tinaguri ang money magnet at swerte sa negosyo ang taong nagtataglay nito. Ang mutsa ng kalamansi ay kilalang pampaswerte sa negosyo o sa trabaho. Nagtataglay din ito ng gayuma at pampalubag loob sa mga taong may matitigas na kalooban at marami pang kakayahan ang iyong madidiskobre kapag ikaw ay nagtataglay nito. Mutsa ng ipo-ipo. Ang mutyang ito ay kabilang sa elementong hangin. Ito ay sobrang mabisa sa dagdag lakas ng katawan ng taong nagtataglay nito, kagaya ng pangil ng kidlat. Ito rin ay nagbibigay ng hindi pangkaraniwang lakas o higit na malakas kaysa sa ordinaryong lakas ng tao. Nagbibigay rin ito ng kakaibang bilis at liksi ng iyong galaw lalo na sa aktwal na labanang pisikal. Ito ay pangkalahatang proteksyon na ang ibig sabihin ay proteksyon sa lahat ng mga malalang aksidente na maaring humantong sa kamatayan ng tao. Hindi ka rin matatablan sa mga gawa ng masasamang loob gaya ng malason, mabaril, masaksak ng patalim, makulam o masapian at marami pang iba. Pangontra din ito sa mga masasamang elemento tulad ng aswang, kapre, engkanto, duwending itim, sigbin, tiyanak at marami pang iba. May taglay din itong gabay na siyang nagpapalakas sa pakikipaglaban sa pisikal. Gamit pang kabutihan lamang at huwag gamitin sa kasamaan. Mabisa din itong pampaswerte sa negosyo o hanap buhay. Tinataboy rin ito ang mga negatibong enerhiya sa paligid at marami pa itong nagagawa na matutuklasan mo mismo kapag magtataglay ka ng mutyang ito. Mutsa ng langgam. Ang mutsa ng langgam ay tinatawag ding ant stone leng na nagmula sa bahay ng mga langgam o ant hill. Ang pagkakaroon ng batong ito sa lupa ay ginagamit bilang mga pugad proteksyon ng pulang mga langgam sa kanilang kaharian.
Ang batong ito ay labis na hinihiling ng mga domestic collectors at mga mahilig sa masisiglang bato o mutsa sapagkat sinasabing ang batong ito ay may magandang maidudulot sa kapalaran ng taong nagtataglay nito. Malaki rin ang pakinabang ng mga nasa awtoridad kung taglay nila ang batong ito sapagkat taglayin nila ang kakaibang lakas, bilis at pagpapasuko ng kanilang mga nais pasukuin sa bansang Indonesia. Iilan sa mga taong negosyante ang nagtataglay nito at sila ang may pinakamatagumpay na pamumuhay sa larangan ng pagnenegosyo. Ito ay maaaring magamit bilang isang hindi nakikitang bakod sa sarili o sa buong pamilya, gamit pang paswerte para sa pagbebenta ng maliliit at malakihan na negosyo. Nagbibigay rin ito ng magandang aura sa isang awtoridad na nagsusuot nito, pangsara ng bakod sa isang pinagmumultuhan na lugar. Nagbibigay rin ito ng kakaibang lakas sa iyong katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig na pinagbabaran nito. Nagpapalakas ng aura upang ikaw ay igagalang ng kahit na sino, magkakaroon ka rin ng kaalaman ukol sa mundo ng mga immortal o mga engkanto at pinabibilis nito ang iyong pangunawa ukol sa mga bagay na mahirap unawain. Narito ang mga paraan ng pangangalaga sa mutsa ng langgam. Una, ilagay lamang ito sa isang espesyal na kahon. Pangalawa, sa gabi ng Biyernes, ibabad ang bato sa isang baso na may malinis na tubig. Pangatlo, iwanang nakababad ang bato sa loob ng 15 minuto sa tubig at pagkatapos ay alisin ito at punasan ng bulak o tuyong tela at ang pang-apat naman ay punasan ito ng olive oil o langis ng niyog. Iyon ang nararapat na gawin ukol sa pag-aalaga ng batong ito. Ang halaga ng batong ito sa bansang Indonesia ay hindi bababa sa 2 million Indonesian rupiahs na nagkakahalaga naman dito sa Pilipinas ng 1,424,435 Philippine pesos. Ang mutsa ng ahas o karbungko ay pinaniniwala ang nasa mahigpit na pag-iingat ng mga ahas. Ang batong ito ay mainam na gamitin para sa mga treasure hunters dahil ito ay umiilaw kapag naitapat sa isang lugar na may nakalibing na ginto. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang paniniwala sa di pangkaraniwang kakayahan na taglay ng mutyang ito. Ito ay pangkalahatang proteksyon at pampaswerte rin sa negosyo. Nagtataglay din ito ng mga pambihirang kakayahan o kapangyarihan na matutuklasan mo mismo kung ikaw ay mabiyayaan ng mutyang ito. Mutya ng bigas. Ang mutyang ito ay sinasabing pampaswerte sa negosyo sa taong nag-aalaga nito. Magaan din ang kabuhayan at maayos ang daloy ng mga biyaya patungo sa iyo. Pinaniniwalaan na humaharang din ang mutyang ito sa kamalasan ng taong nagtataglay nito. Dahil sa ito ay bihira lang makukuha ng isang tao, talagang ikaw ay pinagpala kung makakita ka ng ganito dahil ang tanging biniyayaan ng mga ganitong bagay ay yung taong may busilak na puso o may kabutihan sa kalooban. At yan ang ilan sa mga kilalang mutsa ng kalikasan na nagtataglay ng pambihirang kakayahan sa taong nagmamay-ari nito. Ang mga ganitong paniniwala ay bahagi na sa kulturang Pinoy at naitanim na sa isip at puso ng ating mga ninuno hanggang sa pinapasa ito sa makabagong henerasyon upang patuloy itong mapangalagaan at magamit sa kabutihan. Gayunpaman, ang mga paniniwalang ito ay talagang may ganap na katotohanan depende sa puso o kalooban ng isang nilalang na nagtataglay nito. Maari tayong maligtas nito sa tiyak na kapahamakan subalit kapag itinakda na ng ating mahal na Panginoong Diyos ang pagharap sa Kanya ay hindi na tayo maliligtas pa sa Kanyang likha na tinatawag nating mutsa ng kalikasan.